Cross.
people of Gathering. That's why it is your heart that we go to the nations, that we go to every place and proclaim your word, your gospel. And it is our heart, Lord. Thank you, Lord. Let us purify ourselves in your presence.
San Francisco. Salamat, Ginoo, ikaw ay padayon sa pagmamahal.
kalabisan lo yun ni niya. Kalisukin mo ni niya, kalimutan sa kanan ng katubang. Kami makabatong ngayon, Ginoon, na kung paglao, pagtuo, ikaw, Ginoon, mas malunay, analang ang Diyo kami. Kami may malayo sa pag-ambo, Lord, hindi ka dapat sa San Francisco, Ginoon. Ikaw, Ginoon, magpadayo sa pagtawang ninyo ng municipality, Lord. Engaging in training and giving.
give me guidelines and all the provisions to them. We pray, Lord, by your grace, we will be given each and every one of us, parents, be provided with blessings, provisions to support our children. We also wish to see this church to be continuously doing services for this children, Lord. And we will be all together working for their welfare. In Jesus' name we pray.
gihapon, and it is about compassion. Ayan, tara, compassion. So human is naturally selfish. Kita lang mga tao, natural na sa ato ang kita mga selfish. No, ako all, ako duty. Ahinom ko sa ako mga ma-image ko niya na, kailangan ko niya basta, ikamakura lang ko sa mga baby ko sa ako mga, matahan, yan yung matahanod. I love myself, my, then. Hindi na sa front. O, para sa amor, siguro din umali. Dito, no? Whether we like it or not, human is naturally selfish. Bisan pa, o gawin mo tama, hindi ko selfish, kaya nagpapagaling ko sa akong silingan, nagpapagaling ko sa magsuon. Pero, magiging ang kamaturan. Based nito sa research, ha? Nakita na ang mga tao is, selfish kita ka. So, our verse for today is makita din ha sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. So, basta ko na ito, ako sa first, ako sa isang verse, then ako sa ito nga verse, then kuli-kuli kayo na ninyo. Sige, Ephesians 2, 1. And you are dead in the trespasses and sins. Our Father in heaven, Lord, salamat kayo lang sa kapuntalan. Salamat din mo sa pulong ang mga basa pabalo ni Lord. Ikaw ang nagpapanalangin namin, Lord. And Lord, prepare our hearts, bless us, and use me, God, as your mouthpiece. We give you all the glory and the honor in Jesus' name. Amen. So, kami Ephesians is, ang nagsulat ani si Pablo. So, iyan ang isulat para sa mga tao dito sa Ephesus. So, kami first tulong between 60 to 62 AD niya isulat. So, kami first 3 chapters kay 6 chapters kami Ephesians. So, first 3 chapters 6 chapters ang 1 to 3 nag-isulat siya about naluwas sa pinaagi sa grace sa Ginoo. So, ang atong foundation na naluwas sa not by good works, dili ko sa ato ang gibuhat or dili ko sa ato ha, but because of the grace of God. So, 4 to 6 is na history ni siya about kung saan na ito pag-inabuhi na pisi din ha sa Ginoo. So, without chapter 1 to 3, basta kung gusto ninyo nga, basta ko na ninyo pag-abot sa inyo, para na-carry na mga Bibles, pagkita dyan yung mga without 1 to 3, dili mo makumpito ang Ephesians. And without 4 to 6, like the guy you were na naisa yun siya ba? So, hindi ka siya pag-asulat ni Paul. So, parang na tayo, is na tayo, kanina verse, is natin yung pag-asulutan na ay tulog rin ka, gidivide niya siya sa tulog ka sections. So, ang first is our condition.
kita. Di ba? Kung patay na, siyempre, di na dyan na uliho. No, hindi na lang din ha, pwede na lang sila uliho. So kita, sama ka, kung patay kita. We are dead in our trespasses. Mao kita, mao na itong nature. We are selfish, and we are dead in our trespasses. Ikaduha, we are disobedient. We are sons of disobedience. And ino dito sa verse na, mga anak mo sa mga disobedient, din mo. Kisa mo din niya sa kahinundong wato, salina sa ABS-CBN niya, the good son. Kisa na kahinundong wato, or nakahibalo, so the good son. So abo po siya sa maayo-ayo mga anak, so ka na. Disobedient kita. Gani, makita na nato kung ahan yung sugo dito ang adan ng mga iba. No? Nag-iingat siya sa Ginoo na pwede ninyo kauno, nagdala niyo mga prutas sa pagkaon yung nadiriya sa garden. Except na ani nga puno yun. Pero na, tempt or di-tempt si Eve sa serpent, di-disobey siya, kabalo mo siya sa ating tanan niya story, yung dihatag siya ang bana na siya dan, ikawag siya dan, and dito nagsugod ang sala. Because of disobedience. Iwali ko rin ako siya last year, na ang pinakaunang sala is disobedience. Third, we are doomed. We are children of wrath. Or, pwede yung wrath is anger or indignation. No, kasuko, mga anak ta sa out of kasuko. So yung ani ang ato ang nature. Mao ni ato ang condition. As mga tao, we are dead, we are disobedient, and we are doomed. Sa to dili, we are selfish. Gusto mo na to dili, we are selfish. Maayo ta sa uban ng tao kay natin kinahanglan-an ayon ta ay ako adyo na pinutan dyan ko ani sa iya ha kay makautang dyan ko ani. Mabinutan dyan ko ani sa iya kay nakapun makuha sa iya ha. No, nakapun ito sa panahon ngayon, Ana. Pero after Ana, kay nakuha na ninyo mga gusto kay iba, iba po na ang tayo ninyo. I-stress ko kayo lang rin ninyo sa upan. No? Natin na? Tumod kay, ang ato motivation as tao is selfish. Para sa mga ayuhan mo ako ng mga ito. Mauni ang ato ang nature. This is our condition. We help others because we want something in return. Buhato ni nato sa upa, tungkol kayo natin makuha. This is our default setting. So kung sa mga cellphone nato, kung ato ang i-reset, nagin siya default setting. Nakabaro mo ng default, mo na siya ang gihagyo bumalik. Rogona siya ang given nga, kasi tawag na, basta given sa cellphone. Kung imuhang i-reset. So, kita po yung tao, mo na yung default setting, that we are dead in our trespasses, we are sons of disobedience, and we are the children of wrath. But, kaduha, ato makitaan ang intervention sa Ginoo. Verses 4 to 5, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, diba nakita na ito ngayon sa condition na ito, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So, makita natin sa first niya, pagsugod pa lang yun na ay but, na conjunction na but or and na siya.
either good news siya sa ato or bad news. So, kung nakaingon sa inyong amigo nga, uy, nakaingon sa inyong mga, katugod din yung mga gipasa na thesis, kaya naman ko, sir, yun, pero, ako ba ang kalili, mga sudyante, pag may pero, una ang bad news, ay una ang good news, pero na pero, ako ba ang kalili, mga sudyante, ako ba ang kalili, ako makulbaan ko, pag may pero, pero transformation. By grace, we have been saved. Di kita kaingon nga naluwas din ko tungkol sa akong kamaayo, naluwas din ko kaya yung anin din ko kamaayo sa simbahan, naluwas din ko kaya yung anin kabuutan, nilidyon because naturally, we are sinful. Naturally, we are selfish. But because of the intervention tungkol sa Ginoo, we are transformed. Our transformation, that's the verse, verses 7 to 9 na siguro na, 10. So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace, yeah, wait, tatanan. For by grace, God through faith. So that no one may boast. Claro ka sa verses na ato ang ibasa, that we are saved because of the grace of God, because of faith, not by good works, dili tungod sa imong gibuhat, dili tungod sa imong gihatag, but because of the grace, tungod lang dyan sa grasya sa Ginoo. Dili tungod sa ato ang, not by our own might, not by our own power, but because of the grace of God. Tungod sa grasya sa Ginoo. Sometimes, mga ato lang makain ang tanga, masa dyan ay nag-grace. Kung bata pa ako, sige mo dyan ba doon sa grace? Mga pangalan, lagi grace, Mary, Michelle Grace. So, may nag-grace din niya. Pero kay grace, so na normal lang sa ako, makadong ko grace, but later on, grabe pa din ka dato ang grasya na pangalan or na word. Kaya pinaan, siya na luwas ka. Through the grace of God, we are saved. By the grace of God, we are saved of our trespasses, sa ato ang pagka-disobedient. The gospel of Jesus Christ do the transforming. Wala kailangan makatransform sa ato ang hindi ang pulong lang yun sa Ginoo. And only one paid the penalty. Dili ako ang nagpakamatay, dili ikaw ang nagpakamatay. Only one person. Siguro sa mga bas na makaingon kita na maayon kita na tao. Sa gawas nga, makita natin mga maayon kita siya na tao. But deep inside, we are broken. We are rotten. Sa paman, makasala ta natin mga ginataguan ng white lies, natin mga ginataguan sa ato ang kasing-kasing ng mga sala. Pero sa gawa, syempre, pagkita dyan ito na okay ta. Because we are selfish. And once again, natural na yun sa ato, natural yun sa ato. But because of
isa ka tao na nibayad ato ng penalty for our sin. He intervened. God intervened. Only one paid the penalty. Only one can do the transformation, and it is Jesus Christ. Si Jesus Cristo ng ginawa. So good work is a result of gratitude. Kasi hindi ko na may example. Kung libre mo ko ni Ate Karen o Pape, siyempre mapasalamat ko sa iya ka. Ate Karen, salamat siya kay Ate Karen. Saan ka magkabay sa inyo? Di ba, yan na? Pero kung bayaran ni Ate Karen na ako yung utama, 1.2 in Pape, bayaran na ni Ate Karen na hindi na ako mabayaran, ang sabi mo feel ako? Ang sabi mo feel niyo, kung tapo, di ba, yan na sa inyo ang mata, sige, tanawa na kung katapat ka nun. Ako talaga, Jesus was not
Ephesians chapter 4, verse 17. Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. So to walk sa iya, ha, pag pinaagi sa intervention sa Ginoo, nagkaroon na ka ng kaayo
of one person na gi-transform sa Ginoo. Because of one selfless person na gi-transform sa Ginoo. Ikaw, how can you walk a selfless life? Just imagine, Lord. Pag ako ni Lord, unsa man ang gusto nimo nga buhaton ako? Di ba kay once na kung unsa na sa ato syempre mo overflow man gyud na. Kung puno atong cup, mo overflow din na siya. Kung we are transformed by God, gusto ko nato na ang mga tao sa atong palibot ma-transform po. It is because of love. No, di ba na yung mga asawa na, Pas, gusto din kayo na kung ma-transform, gila ko ang bana, Pas. Gila ko, di ba? Yan ang gawin ko sa pag-ampo. Until mga pila ka mga tuligan. Tinood yun ba yan? Nawabali mo. Sunod yun. Di lang ba na ha? Asawa, anak. Imong friend, best friend. Ako papa is, katuloy ko ba papa? Pero ginagamit niya siya ni mama sa Fernandolis. Before siya namatay, nakita sa akong ikaga. Wala ko niya itong pagkamatay sa akong papa. Ako wala ko kayo. Napon may event ato sa compassion or children's month siya. So ang araw dito, uli siya sa akong mama, sa akong isoon. And ito na akong ikaga na naadaw dahil na mura magkikuha siya. No? Tungon sa gugma, tungon sa mahimot ang selfless ba? Gusto na ito mga ato, ako mahimot mo na ito. Is ma-transform yun. Kung hindi i-transform natin sa Ginoo. How can we walk a selfless life? So, muna akong ibigin sa inyo mga kaibigan. As you go home, sa mga padayon kita, pag-istorya sa Ginoo, kung Lord, ang saman yung mga gusto. Let's forget about us being selfish. Dulisod mo kita kayo. Pero sa Ginoo, wala kayong gusto. How can we walk as selfless life? Sa atong marriage, sa atong community, sa atong self, sa nation, pag po'y mamahiyo ko na kasi ang atong woman, nag-i-offer niya kung sa'yo naa sa iya ha. Or even yung mo'y muna kasi ang mga friend niya, Jesus loves you. Hindi na yun lang. Love is patient. Love is kind. How can we walk as selfless love? Let us pray. Lord, we just want to thank you, God, for being so good. Salamat kay Ginoo for paying the penalty for us. Thank you, Lord, because you have been so good in our lives. Thank you, Lord, that despite sa among being sinful, may mga selfless, Lord, na ang ipadala yung mga Son, Jesus Christ, to save us. Para mahibalik mo din ang kami. Because of our disobedience na live with kami, but because of your Son, nabalik din ang kami. Lord, for this week, pag-isulya ka naman, Lord, kung saan na mo paglakaw na selfless. Thank you, Lord, for transforming us and our prayer, Lord, is mo hagi ang kaibot pinipun ni Lord na makashare sa uban sa hong yun sa kanyang pag-transform, makashare sa uban sa imuang love sa amin.
Someone loves him. And so continue, God, sa mga kapatid ka rin. Ikaw mag-uwan ka naman, Ginoon, ikaw mga patay sa pagpapistula ng mga. Kani mo lamang, Ginoon, tanong mo ang kinahal sa pangalan ni Jesus. Let's come to the Lord. You who truly and earnestly repent of your sins, who live in love and peace with your neighbors, and who intend to live a new life with Jesus Christ, the commandments of God, walking in His holy ways, let us draw near in faith and take this holy sacrament to our comfort and humbly kneeling, making our honest confession to our Almighty God. Let us all bow our heads and let us pray. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, maker of all things and judge of all men, we confess that we have sinned and we are deeply grieved as we remember the wickedness of our past lives. We have sinned against you, your holiness and your love, and we deserve only your indignation and anger. We sincerely repent that we are genuinely sorry for all wrongdoing and every failure to do the things that we should. Our hearts are grieved and we acknowledge that we are hopeless without your grace. Have mercy upon us. Have mercy upon us, most merciful Father, for the sake of your Son, our Savior, Jesus Christ, who died for us. Forgive us. Cleanse us. Give us strength to serve and please you in newness of life and to honor and praise your name through Jesus Christ, our Lord. We do not come to this your table, O merciful Lord, with self-confidence and pride, trusting in our own righteousness, but we trust in your great and many mercies. We are not worthy to gather your crumbs from under your table, but you, O Lord, are unchanging in your mercy, and your nature is love. Grant us, therefore, God of mercy, God of grace, so to eat at this your table that we may receive in spirit and in truth the body of your dear Son, Jesus Christ, and the merits of his shed blood, so that we may live and grow in His likeness, and being washed and cleansed with His most precious blood, may we evermore live in Him and He in us. Amen. I would like to request our pastors to assist us in our Holy Sacrament. Let's open the elements as we pray for the consecration. Alam sa itong mga elemento. Mag-aampo kita. Almighty God, our Heavenly Father, who gave in love your only Son, Jesus Christ, to suffer death upon the cross of our redemption, and who by His sacrifice offered once and for all, provide a full, perfect, and sufficient atonement for the sins of the whole world. We come now to your table in obedience to your Son, Jesus Christ, who in His holy gospel commanded us to continue a memory of His precious death until He comes again. Hear us, O merciful Father, as we do this in remembrance of your dear Son, Jesus Christ. Amen and amen. I would like to request everyone to perform the clean liturgy as we partake the Holy Sacrament, who God commanded us in Christ Jesus to remember Him in doing so. In the night of His betrayal, Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, "Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In like manner, after supper, He took the cup, and when He had given thanks, He gave it to them, saying, "Drink of this, all of you, for this is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Do this as often as you drink in remembrance of me."
request everyone to stand up. Wala pa katahan, no? Pero even,
because I make $100,000 a week and I give my tithes faithfully. Surely my pastor will find me. So, kung kita magkakala sa itong tithes, ang pastor binagaw, mga pastors, di ba makalimot sila mga prayer. It is a big challenge for us Christians to give our tithes faithfully. And even di kita makakala sa itong tithes, the pastor still praying for us that one day, you will open your eyes and you will response, no, na mahatan ka sa itong tithes. It is not worthy, but it is for the Lord. No, the word of God, earlier than even that human beings are naturally selfish. But in 2 Corinthians 5:17, if we are in Christ, we are a new creation, the old has gone, and the new has come. We are already Christians. We are not selfish, but we are selfless. If we give 100 pesos to save one soul, will you still give 100 pesos? Of course, we give our best para sa expansion sa kingdom, sa Panginoon. Amen? Amen! Amen. Yes. So, itong i-ready itong mga pake to give our best offering and tithes. May I call the ushers, DG Amora, Inson Abad, Isin, Jeffrey, Camille, and Liza Mee, dito na sa thank you.
human to nga series no aning bulan. Salamat sa tanang mga ulaton. Salamat sa mga pagkampo. Sa month of February, labing na ito talaga ng mga events. But praise God dahil na yung successful at then. And I know na lagi mo nagkabaka. Nang tanaw sa mga limong katapat ka nun, basta ibagkulan siya. Or praise ko lang yung kahit siya sa iyong panahon. And na may punta, and I love you, I love the Lord. Sa mga na, kalipay sa iyo ko magkita na tayo. Once again, happy Sunday, kailangan mo na. And this morning, ang mga pagpasama ng ato mga bisita na nasulat, Tria, Yatan sa Tua. Welcome nos sa ato mga bisita karoon at ay bisita Mr. and Mrs. Pepper Mansumina, gikan sa Buddha Community Church. Kaya mga sa nila kita, pasila sa likod, welcome. And thank you so much sa pag-andi, Kuya Ati. Salamat sa inyong pag-join sa mga pagsimba. And under sila ni Pastor Thomas Munilo. And also na tayo mga welcome back po ka Sister Jackie Abad. Salamat na nakauli. Salamat sa Ginoo sa safety and travel. Kaya pagkainan Tria. And salamat sa tanan. Ano ba? Mga bisita na si Jackie na nasa babaw. Online sa taas. Welcome kayo mo. Napalito no sa mga bisita na magkinapot ay i-deliver na lang ng bata. So na yung mga bisita na dito mga nino o ninang sa bata. So welcome and we're so glad na nakano ka na na-join. Kung sa tanahan na wala na lista dali ang mga bisita, salamat sa inyong pag-join ng inyong kabutalan. And I hope hindi ka na ito last nakita o first nakita. So, ang tutas ako mga regular ng mga papahibay. Magkapaday na lang yung Sunday School 8 to 9. Divine Worship 9 to 11. Kids Habitum Classes, after sa ilang prayer, sa kanil, prayer delika, bago sila sa likod, 9 to 11. Vesper Service, magkapaday na 7 to 8:30. Midweek prayer meeting 6 to 7 p.m. Ang ikari siya mga kanan, kung amoy pa rin no, come and dito dito ang giniin mo ni Lord bless us prayer meeting. So, salamat kayo sa ito ha. Kapit sa prayer meeting Tuesday and Thursday, and I don't know, karoon ni si Mana, no, ba yung mga schedules. And let us continue to support our live and live video. So, ako yung suportaan. Tune in lang kung hindi mo masimba. So, live na ang mga kapatid. Thank you sa mga kabog na nag-dawag karoon sa itong mga bisita, sa pag-welcome sa ilahan, sa itong mga memory din sa San Francisco. Thank you ang mga kasikasi. Kapit's prayer ba on Saturday, March 7, 2020, mga kapatid, alas 3 sa hapon. So, naanan niya sila yung last video. Every time, umuwan sila dito every Saturday, naanan na yung line-up nila para sa last video mo. So, sa pagkawa. Salamat sa mga bulan na i-offer ni Gala Family, Padilla Family, Kabiki Family, Casito Family, and Lagura Family. Salamat kayo sa inyong pagpanindot sa itong simbahan. Salamat usap sa itong mga nanay kagahapon. No, gabihan din sila dito para pagpanindot. Limpi sa gawas, salamat kayo sa inyong mga kamon. Ang Ginoo din magpadalangin na nakalangin. So, we encourage all the nanay, no? Kung naamoy tayo sa Sabado, agaran lang ninyo sa inyong nanay niya. No? Naaras sila dito, maglimpyo. Ubatol sa ito ang mga nanay. Flowering Church next Sunday, March 8, 2020. Mga Lucky R Family, Galvez Family, and Lumapa Family. Kamuna po ang magpagwapa sa atong simbahan sa kaming next Sunday. Ano sa mga palagay ng atong promotion or nangita ta? O isa ka, being volunteer child development worker, CDW, interested applicant, may send their letter of intent to our head pastor ng Pastor John Hams Campus. So kung naman ang kailan ng membro na ito at nawala yung trabaho, pwede yun sila. Magpapalayo ng atong
sa mga walang pakasulat, no? Siguro na ilang tagapisahan din niya. Siguro ako iingon ko si Pastor Ryan, no? Mag-ibig ko sila sila membership update dito para kay under pa man ang pisaan. So under pa man sa San Francisco Methodist Church, so ang ilang membership din apag-iapon sa San Francisco Methodist Church. So sa mga tagapisaan, kung maka-join ko din niya, nakay membership update or magdala na rin ito, maghatag mo ito sa pisaan para po sila ang membership update. So, kanaan ang ato mga kapalang wala ang ato membership. Nangis sa likod, na-table niya, sulat lang niya. And also, nanapin report sa ato stewardship performance. Karoon na simana, last week, no? Yung weekly naman ang report sa finance committee. Paliyo, pag-i-flash. Mauni ang sa February, no, ika-fourth week na ito nakuha. Nag-budget na 55,000, actual budget na ito is nabot lang siya 33,951.35. So, total, sa ato ang bulan sa February, ang budget na ito is 110,000, pero ang ato actual na abang is 192,321.35. So, ang pangalan na ito ng Diyos, ayaw ka discourage sa ano mga lianan na huwag ka na deficit, no? Budget na siya ang atong i-goal, pero naabot, naigamay, no? Wala na naabot. Pero really, God is really good sa atong church, no? Huwag yun siya nagpasagad. And everyday, naging mga construction mo ito mo para pag-expand sa atong inalian. Naging mga ministry karoon na bulan na na-provide ang tanan nato mga pagkinahanglan. So praise God, atong papakala, atong buhay niya Diyos, no? Dari sa kitchen na mo, dito na tayo na human. So God pass about really is, He is the God of mga dalitong mabutahan. So He provide sa tanan nato mga pagkinahanglan. Let us continue to support in giving. Ang atong lipalaya ay magwala din sa listahan. Ang atong ko, major na project na rin na tuin dinig sa sulod sa simbahan ng mga tiles ng babaw kay para din na umabog na niya. And also, sa to, ang atong magdanan po, mga butangan ng pasamano, mga may atong major na rin sa sulod sa simbahan. And ang atong di-target na ng budget is 180,000. Sakto ba po? Generous, 180,000. And let us continue to pray for that. No, kay mo na yung goal na ito, ali na year. And after, ana, maka-air ko na dahil ka, mo na po na next na ito. So, let us continue to support in giving prayer, mga extra or sa mga ito, mga pamahagi, mga kapatanin. Because really, the Lord will continue sa pag-bless. As long as we really desire, no? Mga lagi na, ang itong pinagka, gagawa na, o desire ng kita. And the Lord will honor. Next, ang karoon niya kahapon nung natay, ang kanipotood, ang sakit, Joint Fellowship sa Free Women Philippines and MMI. Karoon alas dos natay, okay, last February, kung magkatay mo, kung kanatay ilay na infectan. So para sa mga nanay o tatay, unya alas dos na atay fellowship, Joint Fellowship sa nanay o tatay. And every, wala na po ikaw, service. So, i-request na mo ang anang membro sa BOA sa church na magpapilin lang sa taga-John kaya naatay emergency na meeting or disasal na pagayin mo after the service. So, pabilin sa kasatanan na mga BOA. And also, BOA meeting ko na to next week na alas 2 dito nga po sa classroom ni Teacher Ada o sa Leviticus. And salamat kayo, February 28, last February 28, nahitabo ang sons and daughters. Nabalik na po, salamat sa Ginoo, sa lahat kayo ng mga young people, daw nagulan, pero huwag din na yung narato mga young people, no? So salamat pa po sa mga ministry sa itong mga paghahatag, no? Pag-expand sa Ginoo at sa Ginoo, mga narato mga nahitabo, salamat kayo sa Ginoo, sa iyong magmumal, salamat po
sa mga nanay na nagluto. Salamat sa pag-serve, nanay, tatay, na nandirigay ang baka. And by next, na po na sons and daughters, March 27, Friday na po sa gabi, mauna na itong event na po para sa mga people. And also, salamat po sa support. Pagka February 29, prayer and fasting, February 28, prayer and fasting nomination po sa Lianda, na himong yung successful. Salamat sa mga member po na nagkakot dito ka. And also, paghahapon sa atong dawn prayer, February 29, 2020, salamat kay God. Maunin sila ang mga prayer warriors and everyone na nila po himoon. No? For the very last Saturday, alas 5 sa katlawan. So I hope na maka-join mo. Kung nalatay pa lang kaya na nakaray, maka-join mo. Maybe maka-jagin-jagin mo. Happy Monday to pray and to bless God's nation, at our community, at our leaders, sa mga nalagay na buha every last Saturday of the month of God prayer. Magkakarayo po itong imi-mind ka, no? Siguro mag-iisa na itong isa-isa niya kaya ang nahi. Mura ang mahitabuhan is dirihan sa ato mitingan pa. So, one is na mitingan niya. And also, Vacation Bible School, magkakarayo niya sa April 2 to 4. So, mauna niya ang atong BBS na tayo. April 2 to 4. So, mauna atong andaman, magkakong i-prepare na dahil atong mga kabataan. And also, sa bulan sa February and March 1, na mga birthday, February 26, Manche, and Oliva, it's a March actually. Arlo and Maria, and March 1, wala. Oh, this is March 1. So what is the 26th February, Manchi, and Oliva, and Arlo and Maria sa February 29. Naba sila? Wala. So wala sila karoon eh. Let us pray sa ilahan ng karoon niya ang pagtalo. Ang also napin kapas, anay announcement, ang school board na may meeting karoon March 6, 2020, Friday siya, alas 4:30 sa hapon, dili lang sa LCLC office. Anay mga names dali kung maapil sa board na sa school, Mrs. Cristina Galicia, Pastor Rose Campos, Pastor Paul Manalao, Pastor John Max Campos, Mrs. Jessica Galili. So, kamo ang maka-join ali sa activity, mga pilihan. So, didikan lang sa LSLC na office. So, school board meeting. O, naman siguro yung mga pagpahibalo. And karoon po nga kabuntado, by the way, na yung mga pakita po nung nakaoba na itong mga pastors niya, pastora sa NPC. Bago lang din siya ni-operahan sa iyong heart and ending ang doon-doon is almost 1 million ang iyan need. And dati ko na po iyan ngayon na almost 600,000. So, i-post nito sa Alumni Association. And ang hangin yung initiative ni Dirika, hindi ko kasi papagi sa mga churches, pero Dirika, nalilihan sa pastoral staff na we will do a special offering. Karoon yung kabuntado. Pero ito yung pasalamatan, kaya yun yung successful ang operation. Salamat sa Ginoo. And karoon yung buntag, any amount na itong mga offer sa pamilya ni Pastora Mini Sumil. I think mo rin naka-assign ko siya din. Nag-work mo siya din. Pastora Mini Sumil. Pero kagad din lang sa ito ang conference sa una. Pero gilagin naman sa liyan ko naman sila. At kalahan ko na siya ang kuyo. So, let us support in financial, no, mabahin. So, akong yan yung ang young people, si Joey, o si Ria, akong yan yung sa pagkuha siguro sa ating special offering na ibas. So, tuyo ko lang before na magto sa atang pag-apo. Okay. Sige, atong kuha na abaw na ito ang special offering para kang pastora ministry.
And we also pray, Lord, for Pastora Mimi, so we pray for complete
believe, Lord, na rin-come din sa iyang operation. And Lord, ako nakita yun mo sa ka, na ko ang iyong mapagkinahanan. But right now, Lord, we pray. Na dili lang kiting San Francisco Community this church ang iyong gamitong, Lord. To bless Pastor Amin. But Lord, tanan na mga iyong kailang. Tanan, Lord, mamuhat ka mga dati mga butang ato kanila. So right now, Lord, we pray for blessing. We pray, Lord, for healing. Ikaw mag-comfort sa tigong pamilya, Lord. Ikaw mag-apadayan din ang pagkasin na kanilang tulili. Seek you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. If it's ako pa panuli, I pray, Lord, for your protection. I pray for your word. I pray for your word. I pray sa tanan mo mga pagbuhaton sa mga kamon. Na kini, Lord, maghahatag yung kadaugan din ako. Dalayin na, Lord, iling tanan. Bless ang wala, ang tuho. At ako nag-ilita na, Lord, I declare blessing. After blessing. We give you all the glory. Oh, my thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Padayan ka sa patikong para sa atin. Jesus Christ our Lord, yesterday,